Alam ko mga boss na marami sa atin dyan na mayroong sasakyan. Eh naghahangad na kahit papaano ay magkaroon ng kahit na konting knowledge pagdating sa pag-aayos ng sasakyan. Kaya nga, 'di ba, karamihan sa atin, yung iba nag-aaral, kumukuha ng courses sa TESDA, automotive courses, yung iba naman siguro luckily meron silang family member, tatay, tito, kuya or mga kaibigan na nagturo sa kanila kung paano mag-ayos na sasakyan. Yung iba naman guys is umasa kay sa instructor na kagaya ni Google at ni YouTube. Kasi makikita natin guys pagdating sa napaka-modern na ngayon eh. So pagdating sa internet, lahat ng i-research mo diyan is meron ng kasagutan. Kaya yung iba doon kumuha ng knowledge pagdating sa pag-aayos ng sasakyan. Kasi ako ngayong araw na to guys, i-share ko rin sa inyo kung ano yung secret ko, kung ano ba, kung saan ko ba kinukuha yung kaalaman ko pagdating sa pag-aayos ng sasakyan. Kasi more than 2 years na rin ako nag-vlog, more than 2 years na rin ako gumagawa ng YouTube videos, mga tutorials pagdating sa pag-aayos ng sasakyan. Kaya ngayong gabi na to guys, kung interesado kayong malaman kung saan makakakuha ng exact knowledge kapag dating sa pag-aayos ng sasakyan, ituturo ko sa inyo yung secret. Pag magsisimula tayo ng pagiging mekaniko guys, bukod sa tools na kailangan, syempre kompleto tayo sa tools, kompleto tayo sa gamit, ito yung pinaka mahalagang possession na meron ako kasi dito ko talaga kinukuha yung lahat ng kaalaman ko pagdating sa pag-ayos ng sasakyan. Ayan. Ito mga to, car repair manuals lahat. Ito. Okay, so lahat ng hinawakan ko na sasakyan, meron akong car repair manuals. Iba-iba yan. Kulang pa nga to kasi yung iba is nasa hiraman pa. Tapos, kaya ako meron ito guys kasi ako yung klase ng mekaniko na naniniwala na para mas maging maayos yung sasakyan, para maibalik mo sa dati niyang ganda, sa dati niyang takbo, kailangan mo sundin yung manufacturer specification. Hindi ako yung klase ng mekaniko na, for example, gumawa ako ng sasakyan sa Toyota Corolla, may inayos akong Toyota Corolla, and this in the next day gumawa naman ako ng isang Mitsubishi. So yung ginawa kong diskarte kung paano ko inayos yung Toyota Corolla, kahit magkapareho pa sila ng problema, let's say problema nila is ignition timing, low idle, o kaya naman hindi maganda yung menor o yung andar ng kanyang makina, kahit na pareho pa sila ng problem, magkaiba sila ng standard settings, magkaiba yan ng ignition timing, magkaiba yan ng idle speed, magkakaiba rin yan ng mga torque specification, pati sa mga paghihigpit ng bolts. So importante guys na meron tayong mga car repair manuals kasi dito natin makikita ang lahat ng detalye na kakailanganin natin. Tandaan nyo guys, iba ang car repair manual sa owner's manual. Yung owner's manual guys, ibinibigay po yan sa mga may-ari na sasakyan, ibinibigay yan ng mga car dealer. Guide yan ng mga car owner pagdating sa pagme-maintenance ng kanilang sasakyan, kung kailan ba sila kailangan mag-change oil, kung anong klase ng langis ang dapat na gamitin, pati yung pagpapalit ng kanilang mga lubricants, lahat yan, pati ng mga fluids, nasa owner's manual yan. Pero pagdating na sa pagre-repair ng sira ng ating sasakyan, service manual na yung kakailanganin. So ito rin yung ginagamit ng mga professional na mga mechanics kasi pagdating sa pag-aayos ng sasakyan, importante talaga guys na alam mo ang bawat specification ng mismong sasakyan na inaayos mo. Hindi mo kasi pwedeng i-generalize siya na ganito ginawa ko kay Toyota, pwede ko itong gawin kay Mitsubishi, pwede ko itong gawin kay Honda. Hindi pwedeng ganun. Para maayos mo ang isang sasakyan, importante ang manual. So meron ako rito, 5 pa lang to. Hindi ko na matandaan, siguro meron pa akong 3 na nasa hiraman. So bakit 8 lang? Ayan, dami-daming car model. Yun nga yung dilemma ko guys bilang isang mechanic tsaka bilang isang nagbo-vlog sa YouTube. Kasi sa dami ng car models or car brand na na meron tayo rito sa Pilipinas pa lang, tapos halos every year may lumalabas na panibagong model, imagine nyo kung gaano kakapal ang isang manual. Almost 1.5 inch ang kapal niya. So kung meron tayong let's say na lang na 10 car brand dito, ibig sabihin, bawat car brand meron ako isang manual. Per year,
Tapos iba pa yung manual per manual transmission, tapos iba pa yung service manual for automatic transmission. So yun yung magiging dilemma ko, kaya napakahirap guys kung lahat ng manual eh may ipiprint ko tapos ipapa hardbind ko. Kaya ang ginawa ko guys ngayon, syempre nandiyan naman si Google, nandiyan si Yahoo, pwede kayo mag-search sa internet saan kayo makakakuha ng service manual. So may mga madadownloadan kayo ngayon, kaya yun yung i-share ko sa inyo kung saan ako nagda-download ng mga manual. Ito mga boss, yung exact website kung saan ako nagda-download ng lahat ng car repair manuals na kinakailangan ko. Ilalagay ko sa description sa baba yung link ng mismong website, kasi kapag sa homepage ko pa kayo dinirect, maraming links yan. Makikita nyo lahat ng nakikita nyo sa screen is may link yan. Kaya ang ginawa ko, dinirect ako na kayo doon sa car repair manuals link. So ilalagay ko yun sa description sa baba para sa mga interested mag-download. Tapos ilalagay ko na rin siya sa pinned comments. Tapos makikita nyo rito, ayan, car repair manuals, lahat ng car brand models na yan. Kahit na wala pa yan dito sa Philippines, kahit na nasa Europe pa yan or nasa US lang, merong ganyang car brands, eh makikita nyo rito sa website na to. So yung mga car brands na meron tayo rito sa Pilipinas, eh makikita nyo rin dito tulad nyan. Daihatsu, meron din mga Dodge, Ferrari, Ford, ano pa ba? Yeah, may Great Wall din, Honda, Hummer, Hyundai, Isuzu. So lahat yan guys, kahit mga Toyota at Mitsubishi meron dito. Mitsubishi, ayan. Toyota nasa baba, ayan. So alphabetically naman yan, madali lang hanapin kung anong car brand man ang kakailanganin nyo. Tapos, bawat model ng car, syempre iba-iba rin yung manuals. Tulad nito, recently may ginaayos akong Honda CR-V, yung Honda CR-V ng aking cousin. So pag kinlik nyo yung Honda, ayan, lalabas tayo ngayon sa iba't ibang klase ng model ngayon ng Honda. May Accord, Civic, Concerto, CR-V, CRX, etc. So yung CR-V, dito ko yan dinownload. Tapos, pag-click nyo sa CR-V, of course, meron pa rin yung iba't ibang year. 1997. So 2004 model, yung ating Honda CR-V. Ito, 2004 model Honda CR-V Service Repair Manual. And service and repair manual software. So ang price niya US dollar is 23.99 pesos. So yung 23.99 pesos, estimated ko ngayon na palitan ng US dollar and peso is 52 pesos. Estimation lang to guys. Yan. So mabibili ninyo yung manual sa halagang 1,247.48 pesos. Yes guys, binibili po natin ang manual. So ako ganun din ang ginagawa ko. I also buy manual kasi nga lifetime naman yan eh. One time purchase lang yan. Kung ano man yung car brand or car model na meron kayo, download nyo lang kasi malaking bagay yan sa inyo para sa pagtutroubleshoot ng sarili ninyong sasakyan. And also, kung kayo man ay may talyer, magagamit nyo yung mga car manuals na yan para in different models and different car brands, eh maayos nyo ng tama yung mga sasakyan. Tapos kapag pinindot natin yung 2004 Honda CR-V, view details. Ayan. So lalabas na yan. Yun nga, yun pa rin yung price niya. Tapos, meron kayong dalawang option. Yung isa is instant download. Kapag instant download, ang ibibigay sa inyo is software, isi-send sa inyong email. Kung gusto nyo naman na USB stick, magdadagdag kayo ng $62.99. So, mas mahal na konti ang inyong bibilhin. Actually, mas mahal pa yung USB stick kumpara do sa manual. 62.99 times 52, imagine 3,275 yung babayaran ninyo for the USB stick. Additional yan guys ha, plus yung $23.49. So ang pinakamaganda guys, instant download na lang, isisenda lang yan through email ninyo. Maglalagay lang kayo rito ng inyong PayPal. Meron na rin kasi kung PayPal account, yun yung ginagamit ko. Tapos, ang ipadadala nila sa inyo guys is hindi PDF format.
Pagtapos na kayo mag-purchase, guys, ng manual, ang padadala nila sa inyong file format is ito. Ito yung pinadala nila sa akin. OVA file format yan. Ayan. So, ma-open lang to using a virtual box software. Ito pa, para tong sa explanation ng mga techie or ng mga computer programmer, para itong software, para itong operating system. Diba, operating system natin is Windows. Pero itong Oracle na to, itong VirtualBox na to, is para rin siyang operating system under a certain operating system. Pero medyo nakakalito. So, sa mga techie lang nakakaalam niyan. Itong Oracle VirtualBox na to, free naman yan na madadownload sa kanilang website. Ayan. For example, nandito tayo sa cars. Ayan. Sa bandang baba, ayan. Makikita nyo rito yung mga downloads. So, kung ang pinadala nila sa inyo is OVA files, click nyo lang yung OVA file na yan. And then, pagdating sa OVA file, ayan, makikita nyo na. Kung ang ginagamit nyo is laptop, syempre, kapag ka hindi yan, hindi nyo, ang laptop nyo ay hindi naman Mac or Apple, Windows ang kadalasang ginagamit natin yan. Kapag Windows, ayan, click nyo lang to. Ngayon naman, kung iOS or Apple man yung inyong laptop, sa Mac kayo, tapos kung iba man yung software ninyo, kung iba man yung inyong operating system, let's say Linux, meron din. Pero since karamihan sa mga laptop ngayon is Windows naman, so click nyo lang yung link na yan, click here. Ayan, mapupunta rito sa baba, VirtualBox, so ika-cancel ko na yan kasi meron na ako nyan. Eto na siya. Ayan. Tapos, hindi nyo na yan babayaran, guys. For free ang software na yan. So, ang kailangan nyo lang talagang bayaran is itong manual na to, itong OVA na ipinadala sa atin. So, open na natin ngayon yung ating Oracle VirtualBox Manager. Tapos, makikita nyo rito itong Honda CR-V 2002-2006 OVA file na to. Napunta na yan dyan kasi inopen ko na yan noong isang araw. Pero kung wala pa, just click nyo lang itong new. Tapos, ilolocate nyo kung saan nyo man nilagay yung file ng OVA, kung sinave nyo man niya sa desktop or nasa downloads folder man yan, i-click nyo lang yon, tapos ilo-load niya na yun mag-isa. Tapos, ayan, so since nandiyan na yan, start tayo. Ayan, naglo-loading lang muna siya. Ayan. So, katulad na sabi ko kanina, para siyang operating system din. Nakita nyo, nag-loading pa yung Windows XP kanina. Ayan. Close na natin itong mga notification na to. Ayan, Honda CR-V. Double click. Ayan, nag-loading na si CR-V. Select your language, English. Shop manual. Ayan. So, makikita nyo na rito ngayon, dito sa ating virtual box, lahat ng details ng ating Honda CR-V. Pati sa introduction, table of contents, lahat. Kung ano yung nakikita natin, guys, katulad nung mga pinakita ko sa inyo kanina, yung aking mga libro ng aking mga car manuals, naka-hardbind lang yon, pero pareho yan ang katulad ng mga pinapadala sa atin ng mga PDF file o kaya itong OBA file na to. Tapos, ang kagandahan kasi, guys, na nasa computer natin itong file na to. Since for example, meron tayong tulad niya, may problem tayo with the Honda CR-V nung nakaraan, automatic transmission, pwede na tayong mag-jump agad. Makikita nyo rito sa gilid. Ayan. Automatic transmission, pwede nyo i-click ka agad yan eh. Ayan. Napupunta na agad kayo sa automatic transmission page. Tapos, nandyan na rin lahat ngayon kung ano-ano yung mga diagnosis na pwede nyo nang gawin sa Honda CR-V transmission. Automatic, 80 gear position indicator. Tapos lahat yan, torque converter housing, mag-sample tayo, mag
click tayo ng isa. Makikita nyo rito, pagdating sa mga manual guys, lahat yan, pangalan ng parts, makikita nyo rito pati yung mga sizes ng bolts. Ayan. Tapos, ito yung tinatawag na exploded view. Kumbaga, tinuturo rin dito sa manual guys kung paano natin kakalasin yung transmission, pati yung mga pangalan ng lahat ng parts. Ayan. Hindi lang lahat yan, makikita nyo rito, meron din yung mga, pati yung mga step-by-step procedure. Ayan. Yung end cover removal. Ayan. Makikita nyo rito, remove the ATF cooler lines, remove AT clutch pressure control solenoid valve A, then remove the ATF pipe, ATF joint pipes, and gasket. Kumbaga guys, itinuturo dito ngayon kung paano nyo step by step na gagawin or kakalasin ang bawat pyesa ng transmission. Tapos, hindi kayo malilito kasi bukod sa step by step procedure, of course, makikita nyo yung picture, diba? So, makikita nyo, ito pala yung itsura ng clutch pressure control solenoid valve, diba? Ito pala yung itsura ng mga washer, ito pala yung itsura ng end cover. Kumbaga lahat yan, may picture na, tapos in actual, makikita nyo, ah okay, ito na nga yung tinatawag na pyesa na ganito. Ganito pala siya tanggalin, ganito pala siya hugutin. Tapos, bukod dun, makikita nyo rin to, ito. Ito yung mga specific tools na ginagamit. Of course, sa shop or sa mga kasa, ginagamitan nila ng specific tools sa pagtatanggal. Importante rin talaga guys na meron kayong complete tools pagdating sa pag-ayos ng sasakyan. Yan. So, tuloy-tuloy lang yung mga step-by-step procedure na makikita nyo dyan. Ayan. Tapos may mga markings, tapos kung paano ginagawa. Kaya yung dyan ko nakukuha ngayon guys lahat ng knowledge na meron ako pagdating sa pag-ayos ng sasakyan. So, kahit na bago sa akin ang isang sasakyan, as long as meron akong manual, nandyan naman lahat, step-by-step procedure, tapos pati yung torque, tinatawag na torque. Wait, maghahanap tayo ng torque specifications. Ayan nga, pati nga yung paglalagay ng mga o-ring, step-by-step procedure din yan guys. So, hindi kayo magkakamali as long as you can follow instructions, you can distinguish yung mga parts, kung ano itsura niya. Ayan, kitang-kita nyo na yung mga parts, diba? So, ganun na magiging kadali yung pagdadiagnose at pagre-repair natin ng sasakyan kasi nga nandyan na yung ating manual. Ayan, so, makikita nyo rin dito sa manual, ayan, kung paano mag-reset ng PCM. Diba? So, tinuro pa kung anong exact fuse yung tatanggalin. Fuse number 6, tapos 15 ampere yung fuse niya. So, hindi na kayo magkakamali. Saan ba nakalagay yung fuse box natin? Di ba nakalagay yan dun sa ating engine bay? Tapos, how to end troubleshooting session. Kumbaga lahat guys talaga, as in walang imi-miss na tutorial dito. Tulad ng ginagawa ko sa YouTube, sa akin tutorial actual, ito naman, written, tapos may picture, kaya hindi kayo magkakamali. Ayan. Tapos, diagnostics. Ayan, tulad yan. Sa Honda CR-V nung pinsan ko, nung cousin ko, nagkaroon tayo ng problem, P0710, ATF temperature sensor. Then, P0753, shift solenoid valve A. So, paano natin i-diagnose ngayon? Kasi yun yung lumalabas na sira ngayon dun sa aking, sa Honda CR-V. Ang gagawin ko, para hindi na ako mag-i-scroll lang mag-i-scroll. So, ang advantage na naman ito, click ko lang yan, see page 1466. Ayan. So, tuturuan na ako ngayon netong ating virtual box and then nung manual. Nakalagay dyan, turn the ignition switch off, disconnect the shift solenoid harness connector, turn the ignition switch on, measure the voltage between number 6 terminal, may picture pa, of the shift solenoid harness connector and the body ground. Kumbaga, tinuturo step by step. Tapos, after mong mag-test, is there 5 volts? Is there about 5 volts? Pag yes, go to step 5. Pag no, go to step 15. So, let's say, no ang answer natin, go to step 15 daw. Kumbaga, jump na tayo kaagad. Saan yung step 15? Ayan, measure the voltage between PCM connector terminal C14 and body ground. So, yan na naman yung gagawin natin troubleshooting. Kaya, para maayos ko ngayon yung problema ng Honda CR-V ng aking cousin, napakalaking bagay na nandito ngayon itong manual na to. Maayos ko to yung P0710 code na to. Tapos yung P0753 code, ayusin ko rin yun.
Ayan. So, maaaring sabihin ng iba, hindi naman ako mag-aayos ng sasakyan. So, bakit ko bakit ko kakailangan nini ng manual or ng service manual? Ako, bilang isang car owner, may advice ko rin na meron ko yung car manual. Tulad nung nangyari sa kasin ko, recently yan naging problem niya. Alam nating lahat yung naging issue. Umaandar yung makina pero hindi umuusad. Kahit ilagay mo sa drive, lagay mo sa reverse, lagay mo sa 1 or 2, hindi siya umuusad. Meron dito, ayan. Ito yung mga common symptoms troubleshooting. Nilalagay din yan ng car manufacturer dito sa ating service manual. Makikita nyo rito, ito yung eksaktong problem na na-encounter ng aking pinsan. Engine runs, but vehicle does not move in any gear. So yan yung problem. Kaya nung time na sinabi sa akin ng pinsan ko, pinsan, sabi po ng mechanic, sira daw yung inhibitor switch. So ako, since meron akong manual ng Honda CR-V, tinignan ko kung tama ba ang kanyang diagnosis, meron bang nakalagay na probable cause. Ito yan, low ATF level, shift cable broken or out of adjustment, joint in shift cable and transmission or body worn, ATF pump worn or binding, regulator valve stuck or spring worn, ATF strainer clogged, main shaft worn or damaged, final gears worn or damaged, transmission to engine assembly error, axle disengaged. Wala po tayong nakita dyan na, ang tawag kasi ng mechanic doon is inhibitor switch, pero ang tawag po kay Honda noon is transmission range switch. Wala kayong nakita dyan na transmission range switch, yung probable cause ng problem. Kaya doon pa lang, kahit ilang kilometro or more than 100 kilometers ang layo sa akin ng aking kasin, sinabi ko kaagad sa kanila, insan, hindi sira ang inhibitor switch mo o yung transmission range switch mo, kasi according sa manual, ito lang yung mga existing problem kung bakit hindi umuusad yung sasakyan mo. Wala dyan nakalagay na inhibitor switch or transmission range switch. Tama ako, di ba guys? So, ayun na ngayon nangyari. Since mali sila ng diagnosis, ito na tayo ngayon at tama yung ating assumption or tama yung ating diagnosis kahit tayo napakalayo. So, pagdating sa may-ari ng sasakyan, titingin lang kayo sa manual, ito yung problem ng sasakyan ko. Engine runs, but vehicle does not move in any gear. Ito lang daw yung problema, ang sabi ng mechanic, ito yung sira. Eh, wala siya sa listahan. So, ikaw ngayon, alam mo na si mechanic mo nang huhula. Or hindi alam yung ginagawa niya. So, pagdating sa bagay na yun, guys, kayo na kaagad ang makakapagsabi, oops, mukhang mali yung talyer na pinagdalhan ko ng aking sasakyan. Mas maganda siguro ialis ko na siya rito. Kasi umpisa pa lang nung diagnosis niya is mali na. Diba? So, mahalaga rin, guys, kung may pambili nga tayo ng sasakyan, magkano ba ang pinakamurang, let's say, kotse na lang na hatchback, let's say, 400,000, sa halaga ba ng manual na ito katulad niyan, 1,200, magkano ulit yun? Let's say 1,300 pesos na napakamurang service manual. Di ba napakalaking bagay para sa atin bilang mga car owners and also mga mechanics na meron tayong exact manual. Tapos dun guys, sa huli kong video nung interview ko doon sa mechanic na gumawa sa Honda CR-V ng aking kasin, may mga nakapansin sa akin or may mga nag-comment sa akin na mali daw yung ginawa kong pag-check ng ATF level nung Honda CR-V, kasi dapat daw umaandar ang makina kapag ka nag-check ng ATF. Pero ito, tulad yan, pinapakita ko na sa inyo, ATF level check, Honda CR-V tayo, nakalagay dito, warm up the engine to normal operating temperature. Yun yung time na mag-on na yung radiator fan. The radiator fan comes on. Park the vehicle on level ground and turn the engine off. Ayan, i-highlight ko. Turn the engine off. Remove the dipstick, yellow loop, ayan, may picture pa, loop A from the transmission and wipe it with a clean cloth. Insert the dipstick back to the transmission. Remove the dipstick A and check the fluid level. It should be at the upper mark B. Diba? Pinakita ko do sa video na lampas yung level ng langis, kasi yung langis nandito na sa portion na to. Ito, yan. Wala na siya doon sa upper mark B. If the level is below the upper mark, check for fluid leaks. Ang kaso, hindi siya below. Sobra siya. So, ang ginawa ko, binawasan ko siya. Ngayon, yung mga nagsasabi sa akin, guys, na mali po yung ginawa kong pag-check. Unang-una, hindi po ako ang gumawa ng
manual na ito. Ang gumawa nito is, of course, is yung Honda mismo. Clearly, nakalagay po, turn the engine off. So, ang ginagawa ko, guys, kung ano po yung nakalagay sa manual, yun yung sinusunod ko. Hindi po yan kung ano lang yung napanood ko sa YouTube. Hindi po yan kung ano lang yung sinasabi ng karamihan sa mga mekaniko na ganito. Basta automatic transmission yan. Pag mag-check ka ng fluid, dapat umaandar ang makina. Hindi eh. Manual na po ang nagsabi, turn the engine off. Kaya ako, ginawa ko, nung nag-check ako ng fluid, nakapatay po ang makina. So, clear po tayo dyan. Sinusunod ko lang po yung manual. Ngayon, kung sasabihin pa rin ng iba, mali pa rin yung ginagawa mo kasi nga kailangan umaandar yung sa akin. Okay, kay Honda na po kayo makipagtalawag po sa akin kasi hindi po ako ang gumawa ng manual na iyan. Ayan mga boss, so nalaman nyo na ngayon yung secret ko kung saan ko ba kinukuha yung aking knowledge ha. So lahat ng ginagawa kong sasakyan is meron akong manual. Kaya kung dun sa mga nagpapagawa po sa akin, tulad nyan recently may gusto magpagawa sa akin ng Toyota Vios niya na 2017 model. Tinanggihan ko kasi wala pa akong manual. Pagpasensyahan nyo na po kasi hindi ko talaga inuugali guys. Nagagawa ako ng isang sasakyan na wala akong manual. Kasi napaka-importante guys yung manual na yan. Kaya ako, bilang mechanic, advice ko sa mga kapwa ako mechanic, magpundar po tayo ng manual, service manual. Kasi reputation natin bilang mga mechanics, yung nakataya sa every car na aayusin natin. Tapos sa mga car owners naman, kaya nyo naman bumili ng sasakyan, magpundar din kayo ng service manual para kahit na hindi kayo yung mag-aayos, at least meron sa, nakita nyo naman sa manual nakalagay din yung diagnosis, yung mga symptoms, problem symptoms, di ba? Tapos kung ano yung mga possible parts na may problema. So, dun pa lang guys, magiging malaki na yung tipid ninyo. Malalaman nyo na kaagad na kapag dinala nyo yung sasakyan nyo sa isang casa o talyer, tapos yung problema na nakita ng mekaniko doon is tama. Based dun sa nakita ninyo sa manual, ibig sabihin nun guys, tama yung talyer or kasa na pinagdalhan ninyo ng inyong sasakyan. Okay, so maraming salamat po sa inyong panonood at sana ngayong araw na to guys, ay nalaman nyo na kung paano ba kayo makakapag-ayos ng kahit na anong sasakyan na gugustuhin ninyo. As long as meron kayong manual, meron kayong complete set of tools, and then meron kayong lakas ng loob, tsaka determination, kayang-kaya nyo rin mag-ayos ng sasakyan. Salamat po!